Ako nga pala si Jocelyn. Nag-iisang anak ng aking mga magulang. Bata pa lang ako ay wala na akong nakagisnang ama. Sapagkat pinagbubuntis pa lang daw ako ng aking ina, ay nagkalayo na daw sila nito. Kaya tuloy simula pagkabata ay wala na akong kinilalang ama. At kahit itsura o pangalan niya ay wala akong idea. Dahil ang kwento sa akin nila Lola ay patay na daw ito. Pinaniwalaan ko naman ang sinabi nilang yon. Kahit pa ang totoo ay buhay pa pala siya. Yun nga lang ay hindi ako nagkaroon noon ng pagkakataon para magtanong o hanapin ang aking ama. Sapagkat ang buong akala ko nga ay wala na talaga siya. Bukod doon ay kaya hindi ko na rin siguro naisip pa noon na hanapin siya ay dahil nasa kulungan na nga si Mama. Noong panahon daw ng kabataan ni Mama ay talaga namang pasaway ito. At walang ginawa kila Lolo at Lola kundi bigyan sila ng sakit ng ulo. Hindi nga daw nila alam na nabuntis noon si Mama. At nagulat na lang daw sila nang umuwi ito sa kanila na may daladala ng bata. Sa kabila naman daw ng mga kasalanang nagawa ni Mama sa mga magulang niya, ay tinanggap ako ng mga ito. Kaya simula noon ay sila Lolo na ang nakagisnan kong mga magulang. Nakulong kasi ang aking ina. Dahil napagbitangan ito sa salang hindi naman daw niya ginawa. Kaya naman isang taon pa lang daw ako noon nang maiwan ako kila Lolo. At sila na ang nagpalaki at tagpaaral sa akin. Hindi naman sa akin inilihim nila Lolo ang tunay kong pagkatao. Bagkos ay dinadala nila ako sa kulungan upang dalawin namin ang aking ina. Kaya nga hindi rin lingid sa akin ang tunay kong ina. Sapagkat buwan-buwan ay pumupunta kami sa kanya. Mahirap lang ang buhay namin sa probinsya. Tanging pangisda lang kasi ang ikinabubuhay namin doon. Pero sa kabila ng paghihirap namin, ay pinag-aral pa rin ako nila Lolo. Dahil ang pangarap daw nila sa akin ay hindi ako matulad sa nangyari sa aking ina. Mahal na mahal ako nila Lolo. At syempre, ganun din naman ako sa kanila. Kaya nga lahat ay ginagawa ko upang maging mabuti kong apo sa kanila. At kahit papano ay makaganti rin ako sa pagmamahal na ipinapadama nila sa akin. Nang makatapos ako ng high school ay hindi na ako nag-aral pa ng kolehiyo. Sapagkat alam kong hindi na rin kakayanin pa nila Lolo na tustusan ang aking pag-aaral doon. Kaya naman tumulog na lang ako kay Lola na magtinda at maglako ng mga isdang nahuhuli ni Lolo. Nang sa ganon ay kahit papano ay maging magaan ang buhay namin. Ngunit nang tumuntong na ako sa edad na 18 ay nagpaalam ako sa aking mga Lolo na kung pwede ay magtrabaho muna ako sa Kamaynilaan. Dahil may nakapagsabi sa akin na malaki daw ang sweldo doon. Ayaw nga sana kong payagan ng mga ito na lumiyo. Pero ako na rin mismo ang nagpumilit sa kanila na magtrabaho. Dahil nagkaroon ng sakit si Lolo at kailangan kong maipagamot ito. Hindi ko kasi kayang makita na nahihirapan si Lolo sa sakit niya. Kung kaya't habang may magagawa ako, ay gagawin ko talaga. Mabuti na nga lang ay may kakilala doon ang aming kapitbahay. At siya ang tumulong sa akin upang makapagtrabaho doon. Namasukan ako sa kakilala niyang mayaman bilang isang katulong. At sa 6 na buwan kong pagtatrabaho doon, ay naging maganda naman ang pakikitungo nila sa akin. Sa katunayan, pinagamot pa nga nila si Lolo. At pinautang ako ng pambili ng gamot niya. Subalit pagkatapos kong mag-renew sa kanila, ay tila nag-iba na ang pag-uugali ng aking mga amo. Hanggang sa napapadalas na nga lang na mapagalitan nila ako.
Kaya naman nang hindi na ako makatiis, ay naisipan ko na lang na magpaalam na sa kanila. Pero imbes na payagan ako ng mga ito, ay kung ano-anong masasakit na salita pa ang sinabi nila sa akin. Ano? Aalis ka? Pagkatapos naming ipagamot ang lolo mo, tsaka kaaalis? Paano mo mababayaran ang mga utang mo? Galit na anas ng amo kong babae. Hindi ka makakaalis dito, Jocelyn, hanggat hindi mo nababayaran ang mga utang nyo. Dagdag pa ng ginang. Nang mga panahong yun ay wala naman akong nagawa, kundi manatili na lang sa bahay ng aking amo. Mahirap man ang naging sitwasyon ko doon, ay tiniis ko na lang, para na rin sa ikatatahimik nila lolo. Ayoko kasing mag-alala sila sa akin. Isa pa, ay makapilitin pa akong pauwiin ni lolo. At ito pa ang maobligang magtrabaho. Kaya naman ginawa ko ang lahat, kahit pa sa araw-araw na dumaan ay walang humpay ang ginang na pagalitan ako. Ganun pa man, unti-unti na rin naman akong nasanay sa ganong trato niya sa akin. Basta ang mahalaga ay hindi ito nananakit. Isa pa ay dahil na rin siguro kay Hernan na siyang nagpapalakas ng loob ko sa tuwing napapagalitan nila ako. Driver nila madam si Hernan. At ayon dito ay matagal na daw siyang nagtatrabaho doon. Well, tingin ko naman ay nagsasabi siya ng totoo. Dahil sa itsura at edad niya ay mukhang matagal na siya doon. May edad na rin kasi ito. At hamak ang tanda nito sa akin. Pero paman, sa kapila naman noon ay hindi naging hadlang yon para magustuhan ko siya. Lalo na't siya ang naging dahilan para makaalis ako sa bahay ng amo namin. Talaga ba, Jocelyn? Mahal mo rin ako? Hindi makapaniwalang tanong nito nang sagutin ko siya. Oo naman, totoo yun. Tugon ko naman sa kanya. Edi nobya na kita. Hindi pa rin makapaniwala ito. Limang ulang naman ako dito at hindi ko inaasahan na hahalikan niya ako. Tinugon ko naman yon hanggang sa hindi ko na nga namalayan na lumalim na ng lumalim ang halika namin yon. Sa edad na Hernan na yon ay tila marami na itong karanasan. At talaga namang nadala niya ako sa init ng aming mga katawan. Kaya tuloy ay ayun, humantong kami sa hindi inaasahan. Hanggang sa makuha na nga nito ang aking pinakaiingatan. Noong mga panahong yun ay hindi ko tuloy alam ang gagawin. Bigla kasi kong natakot na baka matulad ako kay mama, na pagkatapos mabuntis ay iniwan siya ng aking ama. Ganun pa man, siniguro naman ni Hernan na paninindigan niya ako. At kahit anong mangyari ay hindi niya ako iiwan. Pinanghawakan ko naman ang pangako niyang yon. Kahit pa ang totoo ay hindi ko pa siya lubos na kilala. Ramdam ko naman kasi na mahal talaga niya ako. Lalo na nang bayaran nito ang lahat ng utang ko sa aming amo. Kaya dahil doon ay sumama na ako kay Hernan at namuhay kami nito na parang tunay na mag-asawa. Nang iuwi ako ni Hernan sa bahay nila ay buong akala ng mga kapitbahay nito ay kapatid o anak lang niya ako. Marahil ay dahil sa agwat ng edad namin sa isa't isa. Nasa 19 anyos na ako noon. Samantalang si Hernan naman ay nasa 45 years old na. Kaya nga siguro ay marami ang nagtataka sa amin kung paano kami naging mag-asawa nito. Para naman sa akin ay hindi hadlang ang kanyang edad para hindi ko siya magustuhan. At kahit may mga kapitbahay kaming mapanghusga ay binaliwala ko lang sila. Dahil ang importante ay nagmamahalan kaming dalawa. Hindi
na malingid sa kaalaman nila Lolo na ako'y nag-asawa na. Sa katunayan, ay payag naman ang mga ito. Lalo na nang makilala nila si Hernan. Mabait at responsable kasi ito. Bukod doon, ay nakikita nila na mahal talaga ako ng lalaki. Kaya nga buong akala ko noon ay wala nang makakahadlang pa sa aming dalawa. Sapagkat tanggap din nila Lolo ang aming relasyon. Ngunit nang makalaya si Mama, ay doon na nagbago ang buhay naming lahat. Lalo na nang ipagtapat ni Mama na kilala daw niya si Hernan. Isang araw ay hindi ko inaasahan na pupuntahan ako ni Mama sa tinitirhan namin ni Hernan. Gusto daw kasi niya akong sorpresahin. Kung kaya't hindi na daw niya nahintay pa ako na pumisita sa bahay nila Lolo. Hinungi na lang daw niya ang address namin kay Lola. Para personal na rin daw na makilala ang asawa ko. Kaya nang makita ko si Mama na dumating sa bahay namin, ay hindi talaga ako makapaniwala na siya pala yon. Ma! Ikaw ba yan? Kailan ka pa nakalaya? Hindi makapaniwalang sabi ko dito. Ako nga anak, may isang linggo na rin akong nakakalaya. Nabigyan kasi ko ng parol, kaya heto, nagkaroon ako ng pag-asa para magsimula ng bagong buhay. Kamusta ka na anak? Sabi nila tatay, may asawa ka na daw. Nandyan ba siya? Tanong ni Mama. Opo ma, nag-asawa na po ako. Sa katunayan nga po, 2 buwan na rin akong buntis. Tugon ko naman sa kanya. Ganun ba anak? E di magkakaapo na pala ako. Nasa naman yung asawa mo? Tanong muli nito. Pauwi na po yun ma. Halika po muna kayo sa loob para makapagmeryenda. Yaya ko naman dito. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin si Hernan. At nang ipakilala ko na ito kay Mama, ay nagulat na lang ako nang bigkasin niya ang pangalan ng aking asawa. Hernan? Ikaw ba yan? Tila hindi siguradong sabi ni Mama. Jacqueline, ano ang ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Rinig ko namang sabi nito kay Mama. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung paano sisingit sa usapan nila. Hanggang sa sabihin na nga ni Mama na siya pala ang aking ama. Halos gumuho naman ang mundo ko nang ipagtapat sa akin ni Mama yon. At maging si Hernan ay hindi makapaniwala na ako pala ang batang inabandona niya. Dahil sa matinding tensyon na nangyari sa pagitan naming tatlo, ay hindi ko tuloy na kayanang tanggapin ang lahat. Hanggang sa mahunan na nga ako. Siguro ay mabuti na rin yon, dahil hindi ko alam kung paano ko ba tatanggapin na ang tatay ko ay ang ama ng anak ko. At siguro ay kaya rin nangyari yon ay dahil hindi talaga si Hernan ang dapat na maging asawa ko. Kaya masakit na maghiwalay kami ni Hernan, ay mas pinili ko na lang na gawin yon para sa ikabubuti ng lahat. Ayoko rin naman kasing dumating ang panahon na maging ang anak ko ay magalit din sa akin dahil pumatol ako sa lolo niya. Simula nang malaman ko na si Hernan ang tunay kong ama, ay hindi ko na ito nakita pa. At tulad nung bata pa ako, ay iniwan muli kami nito. Inayaan lang naman namin siya. Total naman ay nasanay na rin ako na wala siya bilang tatay ko. Yun nga lang ay masakit pa rin para sa akin ang nangyari. Lalo na't natutunan ko na talagang mahalin siya. Mabuti na nga lang ay nakilala ko si Joshua. Ang lalaking tumanggap at nagmahal sa akin ng totoo. Tinanggap niya ako sa kabila ng naging karanasan ko.
At ngayon ay nagsasama na rin kami nito kasama ang dalawa naming anak. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Jocelyn.